Ta-da! So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay paano natin ma-normal delivery si baby. Ito ay base lamang sa aking experience. Maaari pa rin kayong magpakonsulta sa doktor. So, bibigyan ko kayo ng sign ito. Based only on my experience, paano ko siya na normal delivery. So, wala yan sa ano, sa liit, sa laki, sabi, lit-lit mo, normal delivery mo ba yan? Ganun, huwag ka maniwala doon, guys. Lakasan mo lang yung loob mo na kaya mong ma-normal delivery si baby. At huwag ka maniniwala sa mga sabi-sabi, mga ganun-ganun. Hindi ka maka-normal delivery kasi ang tamad mo mag-exercise. Huwag kayo maniniwala sa ganun, guys. Based on my experience, kasi masalan ako magbuntis. So, well, masalan ako magbuntis, mga 8 months na ako nag-exercise, maglakad-lakad, mag-start maglakad. Pero, everyday yon, every morning, tapos 30 minutes every day, 30 minutes exercise, maglakad-lakad, lakad-lakad, 30 minutes sa umaga. Pero, nag-start ako ng 8 months. Kasi, masailan ako magbuntis dahil nga mababa yung matres ko. Mababa yung matres ko. Mga hindi masailan, okay lang naman yan sa kanila siguro. Pero, okay lang naman na mag-start sila maglakad-lakad ng mga 5 or 6 months, pwede na sila mag-exercise. Kasi may mga hindi maselan, parang natural lang sa kanila, normal lang sa kanila magbuntis-buntis. You know? Hindi sila nahihirapan magbuntis. Meron kasi maselan, guys. Katulad ko, maselan ako, guys. Yan. So, kaya, sa case ko, 8 months na ako nag-exercise. 36 weeks, 37 weeks, ganon. Next, another tips, mag-inom ka ng maraming tubig. Yun, malakas ako minom ng tubig, siguro. Siguro, kahit gabi umiinom ako, kahit madaling araw, umiinom ako pag-ihi ko. Pagbalik ko, yan, matutulog na ako, iinom ulit ako ng mga isang basong tubig, ganun, bago matulog. Mag-inom ka ng tubig ng mga pagbuntis, dapat na sa 4 liters na tubig. Dapat na iinom mo na tubig sa isang araw. Dapat marami kang mag-inom ng tubig kasi hindi ka pwedeng ma-dehydrate kasi may baby sa loob ng tiyan mo. Another tips para ma-normal delivery ka ay bago ka mana, kumain ka ng pineapple. Yun. Kasi nakaka-open siya ng puwerta. Yan, nakaka-open siya. Mas madali mong mailalabas si baby. Nag-start na ako kumain ng pineapple noong mga 38 weeks. Tapos, tuloy-tuloy yun. Kumain ako. Araw-araw, 38, hanggang maging 39 weeks. Dun na lumabas si Ella. Sakto. Normal siya. 39 weeks. Normal delivery din. Malit ako, guys, pero normal delivery ko siya. Kung kaya ko, kaya na rin. Ano lang yun, guys, lakasan lang ng loob. Tapos, siyempre, kailangan nyo pa rin magpa-check up. Every month, yan, magpa-check up kayo. Kasi, nagre-reseta yung doktor ng gamot na pang-open ng puwerta o mas madaling mailabas si baby. May gamot sila na binibigay na naka-open ng puwerta. O, cervix. Cervix ba yun? No? Basta, yun na yun. At mas gamot na mas madaling lumabas si baby. Yun lang, guys. I hope may natutunan kayo. Thanks. Please.
please like, subscribe, and watch my video.